What is up, guys? Welcome back to my channel, MIDGE, para sa isa na namang video. And today is November 21. Joke lang. So today is i-share ko sa inyo ang aking studio vlogging setup. Ayos ba yun? So kung ayos yun, edi panoorin nyo at tapusin nyo itong video ko to. Diba? Pero yung walang alisan sa bahay, in short, tamad ka lumaboy, pwede naman yan. Kasi nowadays meron naman mga nagbablog na nasa bahay lang, yung tipong meron sila mga setup na mini studio. And syempre mas maganda na rin yung kapag nagsetup ka ng vlogging studio mo, yung hindi ka na mapapaaray. Okay, hindi ka na papaparay sa gastos. And pwede naman kasi na kung ano lang yung meron ka, i-maximize at yun na lang gamitin mo. Pwede ka rin namang gumawa, okay, ng mga bagay na maaari mong magamit in addition to your vlogging setup. So, ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung anong klaseng setup meron ako kapag nagwa-vlog. Okay, kapag gumagawa ng video. Wala na lang insultuhan. Kasi itong vlogging setup ko, ito yung tinatawag ko na poor man's vlogging setup. Ayan. Poor man's vlogging setup. Dahil hindi naman ako mayaman. At itong setup na to, ito lang is yung nakikita kong mga bagay-bagay, mga usual na bagay na nasa bahay na namin, na meron kami, meron ako, na yung iba hindi naman ginagamit, so kinuha ko para mapakinabangan. Alright? Now, so, syempre, ipapakita ko siya sa inyo, pero hindi ko na ipapakita yung sobrang detalyado. Okay. Kasi matatagalan tayo eh. Okay ba yun? Yan. So, ano ba ang aking basic studio vlogging set? By the way, bago ko simula ipakita sa inyo, ito kasing studio vlogging setup ko, it's actually a dual purpose. Aside from being a mini studio, ito rin kasi yung ginagamit ko kapag nagtuturo ako online. Kasi isa akong online teacher. Online English teacher. Pero hindi ako may English major. Okay, just to clarify. Hindi ako English major. Yan. So, yun nga. Ipapakita ko sa inyo ang ating bumunting setup at kung ano yung mga bagay-bagay na ginamit ko para mabuo or mag-come up ng ganitong klaseng setup. Okay. Yung iba, oo, aminin ko na binili ko siya. Pero majority, ginawa ko lang. Meron kung ano yung nandito na nakita ko sa bahay. Okay? Alright. So, dampunin na natin ang ating isang camera. Sa cellphone lang naman. Yeah. So, ganyan ako makikita nyo guys. Ganyan po ang itsura ng aking setup. Ng vlogging setup ko. Or studio setup. Kapag gumagawa ko ng video. Okay? Let's start with the camera. Yung camera, siyempre nakikita nyo naman cellphone. Diba? Yung Gorilla Pad, yan. Isa yan sa mga binili ko. Before, nung mga nagsisimula pa lang ako, yung Gorilla Pad na yan, tinatayo ko siya. Patayo dun. Diyan sa area na yan. Kaya lang, medyo kain, ano siya, kain space, takaw kain, kain space siya. Bukod sa kain siya ng space, ang hirap i-balance out nung mga paa para magpatay. Kung pinahihirapan ako.
So, tsaka kasi pag nakatayo siya, kailangan ko pang i-move yung mga bagay-bagay palayo para maka-clear lang ng space. So, ang ginagawa ko, instead na ganyan, at instead na ipatong ko siya dyan, eh, sinabit ko na lang ngayon sa monitor. At least, eye level. Okay, naging eye level ngayon yung camera, and yung screen, yung dalawang monitor ng computer, it serves as lighting, additional lighting. So nakaano lang siya, nakalagay lang siya sa mga puting kulay puti na ano. Yeah, ganyan. Yung window na puti, dalawang window na puti. Yan. So ayan. So itong computer na to, bukod sa ginagamit ko siyang pang-edit, eh ginagamit ko rin siyang pang turo sa online English teaching job ko. Ayan. Ayan, so ayan siya. Okay, so keyboard, monitor, yung CPU ko nasa ilalim. Hindi ko na ipapakita kasi medyo makalat doon. And then, ayan, yung mic. Okay, studio mic na mumurahin lang. Siguro nabili ko siya mga around 800. Ayan. So ayan siya. And then, yung mga maliit na parang drawer na dyan nakalagay lahat ng mga yung mga ibang abubot natin sa pag-vlog. Tsaka yung mga ibang abubot natin sa pag-tuturo sa isang pagtrabaho. And dyan lahat siya. Within the reach lang. Within the reach. And then, yan. For, ito yung mic nga. And then, usually, ganyan talaga yung setup ng mic ko. Medyo okay nga yung setup niya kasi yung the way na sinetup ko from dito, gumawa ko ng karton na harang, ayan o, parang wall, and then yung mga nakalagay dito kagaya ng monitor, and then yung pader sa tabi ko, eh, para na ako naka-enclosed, semi-enclosed ako, so pag nagsalita ako ng ganito, salong-salo ni Mike yung boses ko, okay, yan, balik tayo dyan. Now, so ilaw, ano may mga ilaw ko? Eto, kagabi ko lang nilagay, yung ilaw na yan. Kasi hindi napapakinabangan, nakalagay lang doon sa lalagyan. So, eh meron ako isang tripod na hindi ko na ginagamit eh dahil sobrang yun yung unang-unang tripod ko na medyo may kalumaan na. So, yan na siya. Kinabit ko na lang, ginawa ko ilaw. That light runs on 4 AA battery pero pwede rin siyang power bank. And ito pa yung white wall na yan which is ginagamit ko para dyan ko ibato yung ilaw kasi ayoko yung direktang tumatama sa mukha ko yung ilaw eh, as you can see medyo nakatago yung ilaw, di ba? Bahagya lang yung nakalabas. Yan, so ganyan siya. So hindi siya yung ano ah, hindi siya yung mamahaling ilaw ah. Yan, bumili lang yan. Bumili yan na 10 watts. Yan. Kung gusto niyo sobrang liwanag, 10 watts pataas ang bilis. Although maliwanag naman yung mga 5 watts, pero yan, 10 watts yan na ano, na daylight ilaw. At meron pa isang ilaw doon na desk lamp. Yan. Chiching! Desk lamp na nakabounce lang din sa pader at saka yung ilaw na yan. At kiniklinip ko lang sa cellphone holder. Yan. Ganyan na siya. Okay. So, napaka-simple lang. Napaka-basic lang na setup natin. Hindi yung as I've said, hindi natin kailangan gumamit or gumastos ng sobra-sobra para lang sa paggawa or pagbuo ng studio vlogging setup mo. Okay? Okay, so ngayon, tatayo naman ako at ipapakita ko sa inyo kung gaano lang talaga kaliit yung space na kakailangan ninyo when you are planning to set up a vlogging studio. So, ipapakita ko, tatayin ako. Ayan. Chin-chiri-chin-chiri-chiri-chiri. Ayan, ayun lang siya. Ganun lang kaliit. Okay, yun. Ganun lang siya kaliit. As in. Sobrang liit lang niya. Alright, so that is it for today's video, mga katropa. And I do hope na meron kayo napulot na konting idea, konting aral. Kung gusto nyo magsimula or alam mo na, mag-setup ng mini studio vlogging setup. Okay? And again, hindi nyo kailangan gumastos ng malaki. Kung may gagastusin man kayo, eh, di ba, hindi ganun kalaki, hindi ganun kamahal. So, once again, that is it for today's video and I do hope na paulit-ulit. Ba yan? Yun na nga.
that is it for today's video. And sana kami natutunan kayo. Until next time, okay? Until next time. Gaganon ko pa ulit.